Yun, so what's up mga kabsat? Today naman, itutour naman namin kayo sa aming free-range chicken. So, sa mga nagpapa-shoutout pala dun sa last video, shoutout sa inyo. Pop up sa screen. So, di namin kayo masabi isa-isa. Napakadami na nanonood ng views natin. So, salamat sa mga sumusuporta. Keep watching our videos. Yes. Sobrang natutuwa kami at marami namang nakaka-appreciate ng mga ginagawa namin. And dun sa mga bagong dating dito, please like mo yung video pag na-enjoy mo. Tapos mag-subscribe ka na rin kasi babe, napansin ko. Yes, babe. Nakalagay dun sa YouTube analytics. 70% daw ng mga nanonood sa atin hindi pa naka-subscribe. So 30% lang yun. Oh. So, dapat yung mga nanonood, mag-subscribe na rin yes. Kayo. Nandito na kayo eh. Isang pindot lang yan. Diba? Para nakikita nyo rin yung mga next videos namin. Tsaka pindutin na rin nila yung yung notification bell. Para mag-pop up sa inyo kung meron kaming bagong videos. So tara babe. Yes babe. Samahan nyo kami mga kabsat dito sa aming free range chicken. Ito kasi yung in ngayon eh. Oo, in ngayon to at medyo start up pa lang din kami. And may dala na rin kami feeds para pakain sa kanila. Start up pa lang tong yung free range chicken namin. And papakita namin sa inyo kung kung ano ba yung meron ngayon kami dito. Oo. Yun, pakain muna tayo. Pakain. Isiba nyo ah. Oh, dito, pasok kayo. Kulang bata yung pinakain natin. And sila, free range chickens natin. Ano ba ang free range chicken? Kasi maraming nagtatanong ano ba daw talaga ang free range chicken eh. So, ang free range chicken ay mga manok na nakawala. From the word free, di ba? So, malaya sila kung saan sila makakapunta. Pero, syempre, merong boundary din. May net pa rin. Nilalagyan natin ng boundary kasi, syempre, yung mga nakapaligid, may mga tanim. So, maiiwasan natin yung damages na baka kainin nila yung mga halaman nila. Pero, hindi naman, yun nga, sinabi ko, mga nakakawala sila. So, naglagay kami ng mga net para hindi sila makapunta dun sa ibang lugar. So, dito lang sila. Yung free range kasi, any kind ng manok or any lahi ng manok na nakakawala. Native ba yan? O katulad ng iba dito, may mga breed. Kasi parang rin yan, naaso rin itong mga manok eh. Uh-huh. Ayun, may mga pabo. So, labas kayo. Ito ang problema pag binuksan yung pintuan. Labas. Inyo kulungan to. Napasok kasi ibang chicken eh. Nang-aaway itong mga pabo. Uy, pabo. Uy. Ipalabasin muna ito. Mga apak to ng manok eh. Napakasangkad lang kasi. Ayan, alis. So, ang free range chicken ulit, any kind ng manok na nakakagala. Nakakapag-exercise, na arawan. Unlike dun sa last time na pinakita namin yung mga layer. Naka-confine lang sila sa isang area, na cage. Ano bang advantage at disadvantage ng magkakaroon ka ng tawag dito ng free range compared dun sa cage? Oh, yung free range kasi natin ang advantage, syempre mura lang yung materials. Ito lang mga scrap lang kahit di pa pare-parehong net iba-ibang klaseng net yung ginagamit namin. Iba-ibang tubo, mga lang available na materials. Materials lang. Or mga kawayan na pwedeng gamitin para pangtungkod dun sa mga net. In short, mas mura yung paggawa ng kulungan. Mas mura yung paggawa ng kulungan dito sa free range chicken.
Siyempre, yung isa pang advantage natin is medyo masaya daw yung mga manok. So compared dun sa mga nakakulong, siyempre si if lalagyan natin ng ano ng psychological effect din sa mga manok, eh mas siyempre mas masaya yung medyo nakakawala ka, medyo nakaka-exercise ka. Freedom sila. Freedom ka. Compare sa na-confine ka lang. Uh-oh. Kaya medyo mas into ngayon sa public. Mm-mm. Disadvantage naman ng ganito. May nadagdag pa akong advantage. Advantage. Yun nga, since free range sila, nakakawala sila, nakakakain sila ng mga damo. So, uh-oh, aside sa damo na kinakain nila, yeah, nagpapakain din kami ng feed. So, siya pa yung damo na nabubusog sila. Nabubusog sila. So, damo mas, insekto sa paligid, yun, kinakain din ng mga naka-free range chicken. So, compared dun sa cages, talagang kung ano lang yung ibibigay mo na feed sa kanila, yun is yun lang yung kakain nila. Kasi hindi naman sila nakakawala or ano. So, yun. Kaya may chance silang kumuha ng ano ibang feeds. Ang disadvantage naman sa ganitong setup ng pagkulungan, pagka madami na yung alaga mong manok, ito mga 100 plus pa lang itong mga to eh. Nasa, 150. 150 chickens pa lang to. Eh, medyo ano na, medyo malawak na yung space na sinasakop nila. So yung 128 dun sa manok na naka-cage, maliit lang na area yung kakainin nila. So isa pa, mahirap din sila i-manage compared dun sa naka-cage. Kasi yung naka-cage, di man naalis yun. Nandun lang yun eh. Uh-oh. Ito, yun mo, may lumalabas, may nakapasok sa kulungan. Hindi mo alam kung nakakain lahat. So, kailangan pang i-practice kung paano sila i-manage. Sa pang ano, disadvantage, eh, mas prone to sa mga ano predators. Kasi kunyari, meron kang ahas dito sa paligid. Meron lumilipad na kung ano man. Di ba? Hindi mo sila may makokontrol kasi free sila dun sa environment. So, possible silang makain. Or bigla na lang patayin. So, nababasa ko din, babe, yung morning dew daw, yung pag umaga, tapos basa-basa, di ba, yung mga damo. Pagka naano daw nila yon, nainom nila yon, may chances na sipunin. Oo, magkasakit sila out of yung mga hamog. Ganun din sa kambing eh. Uh-oh. Kapag nagsasakate ng pagkain nila, dapat hindi ka umaga magsakate ng damo na pagkain nila. Kasi once na umaga ka nag-ano, tas may ma-moist-moist pa yung damo na sinakate mo. So, magkakasakit yung kambing. So, prone kasi sa ano yun eh. Din. Sa mga bacteria, sa mga fungi. Kaya, dapat sa umaga talaga, hindi mo sila i-range sa mga may damo. Ikukulong mo muna sila dito sa may area na wala silang damong makakain. Management. Ang management naman namin dito sa free range namin, napaka-simple lang din. Pakain sa umaga, pakain sa gabi. Ang computation lang naman ng feed seto, 100 to 110 na dito, grams per head. Kung may 150 ka, di i-estimate mo lang ilang grams yung meron ka. Sa para ipakain dito sa mga to eh, no? Kasi nila mo kumain eh. Yun. Diba? Kasi yung problema pag hindi rin sabat yung pinakain mo sa kanila, eh syempre mag-aaway-away itong mga to. Kaya dapat i-make sure mo. Kaya pala napapansin nyo, naaway nila tong black. Kasi itong mga brown na ating ano, baroon nating mga manok, medyo matanda na dito sa ano yan, sa farm. Sila yung mga nauna dito. Ito yung mga feeder nila. Ayan, magpapakain. Finisher yung ano, papakain mo. Maintenance. Kasi may ano na to eh, matatanda. Wag daw layer yung papakain. Oo. At hindi naman sila yung for laying egg purposes. I-maintenance mo lang yung katawan nila kasi yung finisher pang maintenance daw. Ano ba yung purpose namin? Ba't kami nag-start mag-ganito? Free range. Yung free range kasi, may tatlong klase din. Parang yung mga naka-cage. Yung broiler for meat production.
hindi kami pa yun yung target namin dito. Yung goal. Hindi yun yung goal. Yung layer, yun sana, kaso sobrang dami mo kailangang manok para mag-produce ng ganon. Kadaming egg. Kung gusto mo mag-produce ng isang tray, at least meron kang 40, di ba? 40 to 50 na manok. Eh, isang tray lang yun. Sobrang hindi namin pa kaya. So, ang ano rin, kaya meron napapansin, may rooster. Kasi, ang plano namin dito is breeder. So, magbe-breed kami. Mag-produce kami ng fertile egg. Tatry namin silang i-hatch. Tsaka namin isa-sell sa market. Or, kung hindi ma-sell, papalaki namin. Para dumami pa yung mga manok namin. So, yun nga yung purpose namin for breeding purposes. So, yun. Ito, itong papakita naming mga manok, hindi sila mga native. Meron na silang mga lahi. Sa mga aso, may mga breed. Kaya medyo mas pricey sila compared dun sa native lang natin na nakikita. Meron din kaming native, pero nakakawala lang dun sila sa ibang side ng farm. Itong mga to, katulad nito. Wait, papakita na tayo ng mga breeds. So after nila kumain, dito sila nagbubunta. Ayan, nakasabi na. And napaka-importante ng tubig. Dapat hindi mawalan. So, ngayon sa sobrang init. Kasi yung mga manok, kung sa tao, usong heat stroke ngayong mainit. Siyempre, sa mga animal, sa mga manok, ay na heat stroke din sila. So yan. So unang breed natin. Sabi kasi ng iba, may tinatawag to babe na loman, yung iba naman decalb daw. So commonly ang pinaka-common nilang is yung dominant brown. So hindi po siya sasu, kasi yung sasu babe kulay brown din. Hindi siya sasu kasi yung sasu ano yon, dual type. Yung dual type, pwede siya sa meat, pwede siyang egg production at the same time. Ito, more on egg production lang. So, ang dominant brown, ang features niya, syempre, brown yung kulay niya, pero white yung tail niya. Yung buntot niya, white. Pero para siyang chocolate. Nagmi-mix yung white at brown sa kanya. Ito yung dominant brown. So, meron din mga kabsat, brown din yung chicken na yon, pero tawag dito, black yung buntot niya. So, yun yung tinatawag nating dominant red. Wala pa kami nun. Commonly, ang tawag nila din sa breed na yun is yung Rhode Island red. So, wala pa kami nun. Actually, ang kaya nitong ilay sa isang taon, nasa 300 plus din. Kung meron 360 days sa mga taon, 65, 300 days doon, mangingitlog to. So, ganun kataas din yung production rate niya. Pero, bali tanggalin na natin yung idea na everyday nangingitlog yung manok. So, yung next breed natin, ito. Color? Color black. Ito yung magandang, nagagandahan ako dito eh. Ang dominant black. Hindi lang siya basta black. Oo. Nakikita nyo guys, meron siyang reflection na parang green. Nagsishade. Yung green, purple, parang reflection. May reflection siya. Ayan siya. Diba, napakaganda. So, ang breed na to, dominant black or astrolope. Search nyo na lang sa Google. Yung egg type din siya. So, napakaganda ng breed do. Nakita mo yung mata nito, brown na brown eh. Tsaka stig-tigaw yung kulay niya talaga. Nagre-reflect. Ayan yung mata niya. Kung sa may lahi. Diba? Ang ganda ng breed niya. So, next tayo. Next type. So, mga ulit-ulit sa inner. Ayan sila. Ito. Mga pure breeds na to. Ito yung plymouth, babe. Yung para siyang zebra. Black and white. Ganda din, no? Tangkita mo na may lahi din yung manok na to compare sa iba. Sa mga yung mahilig sa combination black and white. Black and white. Ganda. Para siyang zebra. Na iba yung stripe. Diba? May bata pa to kaya maliit. Uy, busog na busog siya. Bata pa siya rin. Maliit. Kaya maliit pa lang. Eventually, ito rin, wala pa kaming male kasi naibenta namin yung male na pagkakaakalang babae yun. Mali. Ang ano naman ito, compared dun sa
sa dalawa kanina, ano, dual purpose siya. So pag pinalaki mo to, egg tsaka meat. Pero mas mababa yung egg production niya compared dun sa iba. Pero ang ganda nila tignan. Kaya gusto namin mag-breed. Ang purpose naman namin dito is mag-breed, magparami ng mga ganitong klaseng manok. Ito. So next. Kung napapansin yung mga puti. Ito napapansin yung puti, crossbreeds na sila. So mababa na yung bloodline nila. White tsaka medyo kung ano-ano ng kulay yung tumutubo sa kanya. Hindi na siya pure breed. So yung mga type na ganito, maganda pa rin alagaan for ano lang, self-consumption, for meat niya. Duda namin, ito yung nangingitlog ng pink kasi lahat nung kanina kong pinakitang mga breed, nangingitlog yon, brown to light brown. May napapansin kami, may mga itlog na pink. So hindi namin sure kung dito ba nanggagaling sa kanila yon. Kaya ano, kaya mga gagawin pala namin dito sa area namin, ito, napansin nyo, dyan, nagnenet kami. Itatry namin i-separate yung mga breeds kasi kakarating lang rin halos ng mga to. Hindi pa ready yung... Hindi pa din naayos ng mabuti. Yung maabuti yung area namin. Update namin kayo kung ano ng mga happening dito sa aming free range kasi yes. Gusto namin palaguin to pa. So yun. Nakaka-ano na tayo? Ilan? Pang-apat na. Pang-four. So, eto pa. Pang-five natin na breed. Ayan, medyo mahirap muli. Wala yung white kanina. Hindi ko rin kasi sigurado yung breed nila. Medyo cross na sila. So, mga nakakaalam, i-comment down nyo yung anong breed. Sa tingin nyo yung breed. Tingnan natin kung magmamatch dun sa itsura talaga nila. Nag-search din kami, pero yun talaga, hindi namin ma-identify kung yun talaga siya or ano. So, yun nga, comment kayo kung alam nyo yung breed na yun para... Itong last, medyo na-cross na rin siya, pero lumabas pa rin yung pagka-ano niya, isbar. Isbar yung breed, yung... Galing din siya dun sa Plymouth. Pero ang comparison, dapat medyo darker pa yung taas niya. Tapos yung dito niya, light na medyo stripe, na medyo bluish yung dating. So, ito, mukhang ganun yung breed niya na na-mixan lang. Pero sayang kasi ganap tayo pure breed. So, since magbi-breeder tayo, dapat mga pure breed yung mga ibi-breed natin. Pwede na sila tulog. Ano pa bang mga breed meron dito? Ayun, lalaki. Yung lalaki. Yun guys, ito naman yung ano, rooster namin ng ano, nung dominant brown. Ito pa lang yung meron kaming rooster. Ito pa lang yung kaya pa namin paramihin pa lang. Ilan ba rooster natin dito? Apat ata yung lalaki kasi yung isa naglilibot kung saan-saan. Hindi siya tumatambay dito sa breeding pen nila. Kaya kailangan namin sila i-enclose pa sa mas maliit na space. Papakita namin sa next video. So, maghanap din tayo ng ganito na rooster din ng Plymouth tsaka nung Astrolope. Ang ganda. So, ganda. Mga sobrang pogi. Oh. Hindi po ito panabong. Masyado siyang ano. Masyado siyang mabigat para ipanabong. Ayun. Mga, ano. So, ngayon? Siyempre, yung pinakamasaya sa pagkakaroon ng mga manok. Na nangingitlog. Mag-harvest ng itlog. Pero ito yung bago namin set up na itlogan nila, nakalagay lang nila is ano, hindi pa sila sanay dyan mga itlog. Yun pa lang sila sa gilid. Ito yung dati naming setup ng itlogan, yung bago silang natin, yung brown pa lang nandito. Kaso, madumi na sila, kaya hindi na nila iniitlogan, kaya tatanggalin na rin namin itong mga to. So, hindi pa kasi sila sanay dun nga. Hindi pa nga sanay dun sa nilagay. Sa bagong lagay namin na ito. Kaya dito pa lang sila. Dito. Ayan. Sa ilalim ng ano, ng tawag dito, bakal na to, dito pa lang sila sanay nangingitlog. Dito sila halos lagi nangingitlog.
yung mga itlog nila. Since meron tayong lalaki, itong mga itlog na to, may possibility na fertile sila. Kaya kami nag-ano, yung last, next video natin, yung breeding pen, para mas mataas yung chance na yung mga itlog natin e fertile. Ito, hindi natin sigurado sa dami ng babae compared dun sa lalaki. Tsaka ibang breed na yung mga babae compared dun sa lalaki. So, hindi natin din sure kung ano yung mga chicks nito kung ma-hatch natin. Kung if ever fertile siya. Naririnig din namin mga kabsat, yung mga brown egg daw, organic, mas healthy compared sa white. Tawag dito. Mas ano daw, mas healthier, mas masasarap. So, itanggalin na rin natin yung idea na ganun. Yung mga brown eggs, at saka yung mga white eggs. Ito pa nga, pinkish pa nga to eh. Oh. Pinkish pa nga yung egg na to. Oh. Iba siya sa brown. Itabi mo sa brown. Okay. Ito. Ito, darker yung brown. Ito na. Kung sa personal talagang pinkish ito, siya, maano mo siya. Pero, iwan ko kung naano yung siya. Sa ito yung brown. Oh. Ito, darker brown. Sobrang brown. So, pinkish. Ito, ayan, lighter yung brown. Ayan. Lighter yung brown. So, itong mga to, itong mga itlog na to, compared dun sa white, wala naman talagang difference in terms of health, in terms of sa lasa. Ang pinagkaiba lang nila is magkaiba ng breed yung mga manok na to compared dun sa manok ng puti. Ito kasi nanggaling sa mga breed ng manok na brown yung itlog nila. So never sila manging itlog ng white. So yun namang mga white, ganun din yung mga breed ng mga manok na yun, white yung produce. Kumbaga yung genetically ano nila, natural sa kanilang genes, white yung itlog nila. So wala, tanggalin na natin yung idea na magkaiba yung ano, organic daw. Mahirap mag-ano na organic, mahirap mag-certify na organic. Kasi sabihin namin, pinakain namin ito ng commercial feeds, di ba? Pero brown siya. So masabi ba natin organic siya? Di ba? Hindi naman. Hindi din siya talaga organic. So, pero ang difference sa white na itlog compare sa brown, yung shell nila, sobrang tibay ng shell ng brown compare dun sa white, mga white eggs natin. Mas matibay yung ano nito. Sobrang napaka-tibay ng itlog niya. Kasi ano rin siya eh, for breeding din namin sila gagamitin. So pagka nagbe-breed kasi, medyo iniikot-ikot mo sila every umaga at saka hapon pag manual. Eh, wala naman nababasag. Oo. Tapos kung napansin nyo, yan, merong takip, parang shade. Oo, may shade lang sila para pagka umulan, yan sila tatambay. Ito yung isa pang hobby nila. Tumambay sa, matakas. Ayan, ang ginagawa. Natutulong sila, ganyan. Hindi sila tumambay. So, naglagay kami ng mga bamboo dito para paggabi, dito sila tatayo, tapos dun sila matutulog. So, ano din, possible din na siguro yung mga ibang imanok dito, manging itlog na. Tapos, nagpunta kami, so possible na maatras yung mga itlog. Ba, bumalik? Kasi na-stress sila, na-gulo sila. So baka hindi pa sila mangitlog. Oo, so ganun. Tipi mo, 150 na yung mga manok natin. Pero 5 pa lang yung na-harvest natin. Bata pa kasi yung iba. Hindi rin sila kasing efficient ng mga puti. Mas marami mangitlog baby yun, yung mga puti talaga. Oo. Nasa 80 to 90% yung mga nangigitlog sa white. Oo. Ngayon, ang gagawin so, natin din, dito. So, trip din nila yung mga ganyan. Nag-upay na nila ng malalim. Ayan, tapos pupwesto sila dyan. Ganun yung mga trip nila. So, kanya-kanyang trip. Nakakatuwa mag-alaga kasi nakikita mo yung mga ano nila, yung mga ugali nila, kumbaga. Oo. Mga characteristic nila. Characteristic nila. So, ngayon, since naka-harvest na tayo ng mga itlog, ilalagay natin sila sa sa tray muna. Kasi yung pag-incubate ng mga itlog namin, kinokollect muna namin yung na-harvest, tapos by batch siya. So, kaya hindi rin kasha sa incubator namin. Hindi din kasha. So, eto, nakahiwala yung mga native namin. Tsaka, halo-halo nito. May mga ducks, may mga abo, ayan.
na may ibang itim na, na ano. Ayan. Yung pagka-itim nila. Hindi sila nagsashine. Ayan sila. Tulad nito, oh, hindi siya nagsashine. Hindi mo naman nabibigyan ng ayos. So, ito yung mga chicken na din na Tara, maliit pa lang, nasa 90 something ata yung capacity nito. Eh, punong-puno na siya ngayon, kaya hindi na namin ito may ilalagay. So, ginagawa namin, i-collect it pa lang. Binebenta namin sila as fertile egg, pero mura lang kasi hindi pa namin din sigurado how fertile they are. Kaya, tawag dito, mura lang namin sila binebenta. Ngayon, magko-collect kami for 5 days. Kasi ang limit lang sa pagko-collect na pwede pang i-hatch is 5 days lang. So, more than that, ano na, dapat lutuin mo na. So, meron naman siyang ano, parang indicator na pang 5 days na. Kaya, alam na, kumbaga, alam na namin yun as a bantay kung ano yung hanggang 5 days lang. So, ito yung incubator. Yung temperature, babe. Oo, dapat nagra-run ka lang ng 37 to 38. Sa gitna tayo, 37.5. Yung humidity medyo mataas ngayon, pero okay lang naman. Nag-a-alert naman siya pagka masyado nang mataas siya, masyado mababa yung both humidity and temperature. Oh. So, open mo, babe, para makita nila kung paano yung setup. Ayan. So, ang yan, yung ano na yan, for 0 to 18 days, 0 to 17 days, nakalagay pa sila dyan sa tray na yan. Ilang days na to, babe? 6 days na. Oo, may maano din yun, di ba? Oo, kasi nung di namin na-reset, ito, 20 days na yung nakalagay. Ito, days 20, and days to 20. Eh, hindi namin na-reset, pero 14 days yung nakalagay dyan. Yung nakalagay so, pag may nasing malalang yung dati, so 6 days na yan. Days. Eh, yan, kaya sila nasa tray. Magto-turn kasi yan, yun, ano. Ito. Yan. So, yan, di ba napansin nyo, nakaganyan yung itsura niya. Pagka, ano, nagto-turn siya ng ganyan. Magalaw siya. Ilipat siya ng pwesto. Nakita, di ba? Oh, yeah. For ano, 0 to 18 days, dapat nagtuturn yung itlog. Kasi, pag ano, kumbaga naturally, ginagawa yan ng mga inahin nila. Iniikot nila yung itlog para daw, ano, para mapanatiling hindi nakadikit yung sa yung laman dun sa eggshell. Kasi pag ano, mainit siya, possible na maluto. Kaya kailangan umigot siya. maging nilagang itlog na lang. So, yan. Ito, ganda. Sana magano marami tayong ma-hatch ngayon. This batch. Kasi last batch, out of ano, out of 3 trays, meron kaming 16 na na-hatch. Ito, nagbasa pa sila. Ano, dami nila. Hatch din kami, ang saya mag-hatch. So next time, i-video natin kung paano sila nag-hatch, ang lalaki na nila. And ang mga breed nila, mga dominant brown. So, di pa rin namin sigurado kasi may mga black din. Sana. Nag-change yung color nila kasi nung bata sila, as in parang brown. Ganito yung color. Ganito. Tapos habang tumatagal, tignan mo, magda-darker to, or possible na ganito siya ka-dark, or possible ganito, di ba, babe? Yung black. So, napansin nyo din, merong light para... Ito, light para, syempre, yung mga sisim natin, gusto nila yung mainit. So, tuwing gabi. Yung best friend ko ng ano. So, may feeder na sila dyan. And then, of course, may drinker sila na kailangan every na hindi dapat mawalan nila ng water. So, yan. Ito pala, babe, yung... Kung merong special child. Tika dito. Special chicken siya. Oh. Sobrang nakakatawa siya. Ganyan siya maglakad. Actually, nakatayo. Yung story ko to itong chicken na to, para siyang penguin. Ayan. Hindi namin alam bakit ganyan siya maglakad. Pero friendly siya. Ito pa yung mga iba namin free range. Ito.
Ito sila, kasama ng mga bak. Ito kami nagpapakain kaya dito sila nakatambay. So, kahit lang sila dito. So yun lang mga kabsat, salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo yung ano, yung video na to. Mag-like, subscribe kayo. Update namin kayo sa mga progress pa nung mga gagawin namin dito sa free range. Kasi marami kami plano dito. And hopefully marami maayos lahat. Marami pang content na ano, mga specific. Kasi itong ginawa naming video is ano lang, parang pahapyaw. Pahapyaw lang. Gagawa tayo ng very specific na topic natin about free range. Magtanong kaya, kayo para yun na lang, yun yung mga i-discuss natin. Then mag-comment kayo kung ano pa yung mga content about free range na pwede namin gawin or suggestion. Mga ayan, tanong nyo about sa free range. Suggestion nyo or ano na nakita nyo dun sa farm. Ayan. Yun lang mga kabsat. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye! Paalam!